Sa second part ng optimization problems na sasagutin natin today, hindi na tayo gagamit ng dalawang numbers o maghahanap ng dalawang numbers, kundi gagamitin natin yung dimension ng isang box sa pagkuha o sa paggamit ng derivatives. Now, sa word problem, a square of side x inches is cut out of each corner of an 8x15-inch cardboard. Now, the sides of the cardboard are then folded up to form an open-top box. Now, we're going to answer A, B, and C. Yung first, hanapin natin yung volume in terms of x. Yung B naman, hahanapin natin yung mga restrictions noong domain ng V or volume ng box. At yung C, hahanapin natin dimension noong square kapag na-produce na natin yung open top box. So dito nag-umpisa yung ating cardboard. Tapos kinot out natin siya according dito sa word problem para maging open top box. So pag finold nyo na to, itong mga cut out na to, baka kakabuo tayo ng takip ng box. Tapos 15x8 inches yung laki ng ating cardboard. Now, umpisahan natin sa letter A, which is finding the volume of the box as a function of x. So ito yung ating cardboard na kinot out. At to find the volume, kasi pag kinot out nyo to at finold nyo yung mga sides, magkakaroon tayo ng open top box. Now, alam natin sa paggawa ng equation, ito yung medyo mahirap dito sa parte na to kasi kailangan nyo siyang mag-visualize. Now, i-visualize nyo na yung nag-cut kayo dito ng x inch, ito yung first x at ito yung second x, kaya meron tayong makukuha na kapag kinot out mo to at ito, meron kang 2x's na makakut out dito sa inyong length noong cardboard nyo. Kaya ang equation natin for the length will be 8 minus 2x. At yung namang equation natin for the width, since meron tayong 15 inches dito, pero nag-cut out tayo ng dalawang squares dito, kaya ito yung value ng x natin, dalawang x's yan, kaya meron tayong 15 minus 2x para sa width. Tapos kapag na-fold natin itong mga to, mapapansin nyo na yung open top box natin, meron na siyang height, at yung height na yan, yan yung x na nilagay natin dito sa mga cutout kanina. Kaya ang pagkuha ng volume, since alam natin na ang basic formula ng volume is length times width times height, all we need to do is to construct our equation based dun sa mga expressions na nabuo natin. For the length, meron tayong 8 minus 2x. For the width, meron tayong 15 minus 2x. At yung height, meron tayong x dun sa height. O ito yung sukat ng height natin. Now, multiply nyo lang silang tatlo. Meron tayo ngayong volume or formula ng volume in terms of x. 8 minus 2x times 15 minus 2x times x. At kapag sinimplify nyo to into its standard form, yung volume ng x as a function of x will be v of x equal 220x minus 4x squared plus 4x cubed. At ito yung equation or yung volume ng ating open-topped box based dun sa ating word problem. Now, for the second question, we need to find the restrictions dun sa mga domain ng ating volume. At yung mga domain natin is basically the values of x. So, ang kailangan lang natin gawin dito para masagot yung tanong na to is hanapin yung mga numbers or i-set itong ating mga terms na to into greater than or equal to 0. Kasi ang restriction natin, kailangan laging positive yung mga values ng ating mga values dito sa volume kasi kailangan natin ng mga positive values. Kaya yung length should be greater than or equal to 0, yung width will be greater than or equal to 0, at yung height will be greater than or equal to 0. At pag equate nyo sa kanya ng inequality natin sa pag-solve ng mga values ng x, makikuha natin yung mga restrictions ng ating volume. So yung first restriction, 8 minus 2x greater than or equal to 0, have x by itself, and you'll have x less than or equal to 4. So once again, kaya naging less than or equal to kasi nag-divide ka ng negative sa both sides. And whenever you divide negative to both sides, nag-change yung direction ng inyong inequality. Kaya ito ay x less than or equal to 4. At dun sa pangalawa naman, sa width greater than or equal to 0, have x by itself. So x is less than or equal to 7.5. At dun sa last one, yung x natin, i-equate din natin siya sa inequality natin. So height should be greater than or equal to 0, or simply x greater than or equal to 0. Now to construct our diagram para makita nyo yung restriction na gagamitin natin, meron tayong 0,
4 and 7.5. Yung ating x greater than or equal to 4 will be denoted by this blue dot right here, kaya andito yung 4, tapos less than or equal to 4 daw, kaya andito yung arrow nyo, or all the numbers that is less than 4, yung sa first restriction. Sa second restriction naman, will be x less than or equal to 7.5. So ito yung 7.5, tapos andito lahat yung mga restriction ko, less than or equal to 7.5. At yung last interval ko will be x greater than or equal to 0, at ito yung 0, ito yung dot, greater than or equal to 0, andito yung ating restriction dun sa last term. Now, ang kailangan nyo is yung restriction ng mga domains. So, ang gagawin nyo lang is kunin nyo yung intersection ng tatlong restrictions na to. At dito, mapapansin nyo sa ating graph, meron tayong restriction between 0 and 4. Ito yung intersection nitong tatlong intervals natin. Kaya ang restriction natin for letter B or sa domain ng volume will be x in between 0 and 4. So yun lang yung mga possible values na gagamitin natin para dun sa ating dimension or sa volume. So ito yung pagsagot ng letter B. Now to answer the last part ng word problem natin, let's find the dimension of the square that produces the maximum volume of the box. So since yung volume ang tinatawag natin, hinahanap natin, or yung maximum volume ng box, gagamitin natin yung function ng ating volume, which is 120x minus 46x squared plus 4x cubed. Nakuha natin yan dun sa pag-answer dun sa part A ng ating word problem. Now yung first step natin to find the maximum volume is to find the critical number. So ito na yung ginagamitan ng derivative or ng calculus para masagot yung letter C. So since ang volume natin is 120x minus 4x squared plus 4x cubed, yung derivative ng volume natin will be 120 minus 92x plus 12x squared. Now to find its critical number, just set your first derivative to 0 and you'll have 120 minus 92x plus 12x squared equal to 0. By factoring method, may factor natin siya, at pag na-factor natin, magkakaroon tayo ng 3x minus 5 equal to 0, at saka x minus 6 is equal to 0. Now, since dalawa yung values ng x's natin, which is 5 over 3 at saka 6, babase naman tayo ngayon sa answer natin sa letter B, which is yung mga restrictions nga natin, kailangan daw yung x values nyo should be greater than 0 and 4 para dun sa volume ng ating box top. So dito, between 5 over 3 and 6, yung 5 over 3 yung pasok dun sa ating interval. Kaya ito yung gagamitin natin sa sign chart natin to find the maximum volume or to prove if maximum volume yung maproproduce kapag ginamitan natin ng dimension na 5 over 3. So using your sign chart, yung gitna nyo will be 5 over 3. Find if the value of your first interval or yung first half nitong inyong 5 over 3 will be positive or negative by using your derivative function and setting it to a number that is less than 5 over 3. At ang napili ko dito, 0. Kasi yun yung pinakamadaling isubstitute. Kapag sinubstitute natin yung 0 sa x, magkakaroon tayo ng 120 at positive number yon. So alam natin na positive yung direction ng ating graph dito sa ating sign chart. At dun sa second half naman, find or pick a number that is more than 5 over 3, at ang pinili ko dito is positive 2. At kapag sinubstitute nyo yung 2, ang mag-answer nyo dyan sa v prime of 2 nyo will be negative 16, which gives you a negative value. So therefore, meron kayong increasing and then decreasing dun sa critical number nyo, kaya meron kang mabubuo na local maximum. So therefore, the dimension of the square with a maximum volume will be 5 over 3 by 5 over 3 inches. Now, kaya 5 over 3 by 5 over 3 yan kasi square yung itsura ng box top natin. Kaya pareha sila dapat ng sukat.